Yun. So, again. Ayan. So, welcome ulit. Welcome ulit sa video natin about sa economy ng Axie Infinity. Ayan. Ano bang lagay? Hindi mapalagay na ba? Ayan. Don't panic, guys. Don't panic. Kumbaga, lahat ng nangyayari ngayon sa SLP, ayan, lalo na kung nakatutok ka dito, lahat na nangyayari sa SLP, sa AXS, ay lahat yan ay kumbaga nakita natin na malaki talaga yung possibility. Ayan, so kumbaga wala eh, ganun lang talaga tayo. Wala naman tayong control over the market. Pero ayan, so currently guys 9.61 na lang ang ano, ang isang SLP. Pero guys, ang tandaan natin, nasan ba siya? Teka lang ah, full screen lang natin itong mga to para makita natin ng maayos. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng malupit na perspective, no? Yes, bumababa talaga siya. And walang ano yun, walang halong pagtatanggol. Ba't siya bumababa, guys? Kasi sobrang dami nating players na nag-iipon ng SLP. Ayan. So mabilis yung naging pagbaba niya, ha? Ito guys, walang ano to, walang kabias-bias to, ha? So mabilis to, ang dami niyang binasag na ano, na resistance. Pero ano lang naman to, Fibonacci resistance lang naman to. Hindi naman to actual resistance na nasa chart yung mga binasag niya. So medyo expected natin na hindi talaga mag-hold. Again, ayan, wala pa tayo ano, ah, intro pa lang natin to. Ayan, by the way, if trader ka or nag-aaral ka mag-trade, ito tatandaan nyo guys. Resistance, okay? Lagi yan magre-resist. Ang support, huwag mo na asahan mag-support. Okay, anong ibig ko sabihin nun? So kung makikita nyo, itong mga na-form na resistances, pag dun yun nauntog yung price, let's say ito, ang unang-una natin resistance, magawa tayo ng triangle, rectangle dito. Resistance, ano ba yung unang resistance? So ito, umpisa, itong umpisa ng chart, tignan nyo. Umangat siya, dun siya huminto. So pwedeng maging resistance yan ng future price. Okay. So nakita nyo, ayan. Resistance yan. Diba? Ito, resistance din to. Okay, gawa tayo ng ano, mga, balik natin yung mga rectangle-rectangle natin na resistances para magbigyan lang natin ng emphasis nasan ba yung mga key levels. Again guys, ayan. Tanggalin lang natin itong Fibonacci. Ayan, i-plot natin later. So ito, yung mga previous resistances na ginawa ng chart. Ayan. Okay. Ano nangyari? Nung binasag niya yan, itong resistance na to, nagkaroon tayo ng, nung unang try niya, ayan, ito na yung mga ginawang resistance. Ito lang muna tignan nyo yung, itong area ng chart na to, yung first, one-third nung ano, nung chart, ayan, nakita nyo yung mga resistances na ginawa, na hinto. Kumbaga, nandito yung mga sellers, dito sa area na to. Sa bandang 20, bandang ilan to? Divide by 2, ba? 13, bandang 10 or 12 pesos area. Ayan, nandyan yung resistances. So, tingnan nyo guys, nagkakaroon ng reaction nung pumupunta dyan. Nung nagtry, nung umangat na ulit yung price, nagkaroon ng reaction yung price. Kita nyo, ang haba nung pin na ginawa ito. I-zoom lang natin. Ito yung tinutukoy ko. Tingnan nyo guys, ang haba ng pin nito, ibig sabihin maraming nagbenta dyan. And the second candle, nag-doji. Kumbaga naging uncertain yung mga tao dito. Nagtalo yung buyers and sellers hanggang parang nag-even out siya. And until the third day, nanalo na siya. Nanalo na yung buyers. So yan, nagkakaroon ng mga reaction dyan sa area ng previous resistance. Kasi yung mga previous resistances, pag nag-start na mag-reverse yung trend, magiging support yan. Ituturing na natin na support. Katulad nito, ito, resistance to dati, ayan, parang nag-act as support nung nirevisit yung price, di ba? Nag-act as support. Pero yun nga, nag-try ulit, nag-resist.
tinry ulit mag-support pero hindi kinaya guys, nabasag. And ganun ulit ginawa dun sa kabila ito. Ayan, pansin nyo dun sa kaliwa. Sa kaliwa. Then sa right side natin, tignan nyo nagkaroon ng konting consolidation dun kasi nag-try siya mag-support pero mahina talaga ang ano, mahina talaga ang buyers sa ngayon. So again guys, pag mag-chart kayo, yung resistances, expect nyo na magre-resist yan. Ano ibig sa, anong essence nun sinasabi ko? Pag malapit na sa resistance guys, dapat ang thinking nyo magbenta na kayo. Ayan. Parang ganun ah. Sa trading, hindi yung sa SLP. So, hindi yun yung ano, tinutukoy ko. So, kung nagtitrade kayo, ayan, kunyari nakabili kayo dito sa ilalim. Tapos papunta na dun sa resistance, mag-sell na kayo. Kasi sayang yung profit nyo na babagsak. Kasi usually talaga nagre-resist talaga siya. Pero pag unsupport, naku, wag halos kadalasan yung support hindi nagso-support talaga. So wag kayong sasalo. Let's say bibili kayo dito thinking na support 'yan, support bibili ko sa support. 'Di ba? Depende kung anong ano 'yon, no. Depende yung context ng support. So dapat nag-backtest muna kayo para alam nyo kung ano yung mataas na probability na support na aangat ulit yung price pag tumama doon. Pero yan, katulad nito, umangat nga, pero yan, bumagsak din siya eventually. And ayan, so ayun, parang ano lang yun, medyo crash course lang sa trading. So para lang mapakita ko sa inyo yung tamang diskarte. So balik natin tong Fibonacci level natin. Na siya. So pag nagpa-plot kayo ng fib, kukunin niyo yung highest point tsaka yung lower point tapos ang movement niyo dapat pagpakanan. So let's say ayan. So since nag-start na siya mag-reverse, titingnan natin ha. So ito nung umangat siya, ayan. So ang gawin naman natin, guys, pero tama pa rin 'to eh, na ito pa rin ipa-plot natin eh. Pero balik na rin natin yung Fibonacci, testing lang natin kung may tatamaan siya na no. Kasi sobrang layo pa. So pwede naman 'yon, babalik na rin natin, tignan lang natin. Ayan, pakanan. So, tingnan natin kung nasan siya. Ayun, wala talaga. Nag-break talaga siya ng 0.618. Ayan, mapaka kanan o kaliwa. Ayan, nag-break talaga siya ng importanteng Fibonacci level. Ito, binbreak niya yung 0.618 na supposedly napakalakas. Binbreak niya. And, ayun na nga. Expect talaga natin, guys, lalagpak dito. Ayan. So, ito ah. Nung binaligtad natin yung plot ng Fibonacci, which is hindi dapat natin ginagawa. Pero, ayan. Ayan. Ayan yung level na babagsakan niya sa susunod. Ayan yung 0.786 natin. Ayan yung susunod na key level. And, kita naman natin, di ba? Nagko-coincide siya dun sa support. Kung napakalakas sa support nito. Kasi bakit? Ilang beses nag-try bumagsak. Diyan siya huminto talaga. Ayan. So, tingnan natin. Tama natin yung pagpa-plot ng Fibonacci. Kasi guys, hindi naman nabago. Ito pa rin yung highest point. Ayan. So, ito pa rin highest point. Ito pa rin yung lowest point yung kabila. Ayan. Highest point, lowest point. So, hindi tama na ilipat natin dito yung lowest point tsaka highest point kasi hindi naman siya highest point eh. Ayan. Major swings lang yung ginagawa ng ano, ng pagpa-plot ng Fibonacci. And ayun nga rin eh. So, pareho din. Na-break. Tingnan nyo. Na-break yung 0.382 dito. Ayan, nabasag niya na. Bumagsak siya dyan. And, saan yung sunod na level? Dito, 0.236. Nasaan siya? Ayun, nagko-coincide pa rin sa ano. Ito yung 0.316. Ayan. So, nagko-coincide pa rin doon sa plot natin kanina. Ayan. So, pupunta talaga tayo sa 7 pesos hanggang... Pucho, malalim to guys. Mukhang hanggang 5.9 pesos. Hindi natin sure. So, yun lang yung range na pwedeng bagsakan nito pag hindi pa ito nag-reverse. So, ano ba yung na-expect natin na magiging catalyst ng pagre-reverse? Sa ngayon, wala. Diba? Other than traders na ititrade tong SLP. Pero hindi ka na makakaasa dun eh. Kasi traders yun eh. Pag ang mga traders nakita nila na bababa talaga yung presyo, hindi kaya ng buying powers nila, magsisell yun kasi hindi naman magpapatalo ng malaki yun. Ang nire-risk lang ng mga traders talaga ay 1% lang.
Ayan, laging 1% lang ang risk. Lagi nakakompute yan ng VAR o yung value at risk. Ayan, so yung VAR guys, para sa mga hindi traders, yun yung ina-allow mo lang. Yung value at risk mo, yun lang yung ina-allow mong matalo. So let's say meron kang capital na 1,000,000 o isang daan na lang. May capital ka na 100 piso. Ang VAR mo laging 1%. So pag natalo ka na ng 1 peso, out ka na sa trade. Parang ganun. So yung mga traders may ganun kasi kailangan natin talaga i-manage yung risk. And so ay naging trading naging trading crash course nung ano yung video, sorry. Pandaldal ko kasi, pero yun nga, inaasahan natin guys, bababa talaga sa 7, 6 o 5 pesos itong SLP sa mga darating na araw if walang pagbabago na ma-implement. Ayan. So it is what it is. Ayan. Hindi natin binabash ang Axie, ha. Ayan. Loyal na loyal tayo dyan. Okay. Bakit bumabagsak? Guys, sobrang dami ng supply. Kakulangan sa breeders kasi sobrang taas ng AXS. Ayan. Ayan yung ano, dalawang nakikita natin na culprit. O, pangatlo muna, sama muna yung bots. Kung meron na nga talagang bots, ay hindi naman meron na nga. Talagang merong bots na nag-oversaturate ng market natin. And so, dapat mawala sila. And, ayan, okay. So, AXS guys, tingin natin, aangat to. Ayan. Pareho pa rin ang sinabi natin last time. Bakit? Kasi 0.618 tong ano eh, nag-hold na to. And dyan siya nag-consolidate sa taas. Okay? Ayan, nagkakaroon siya ng bullish flag dyan. Possible na magkaroon ng breakout. Pag nagkaroon ng breakout, papunta sa 52. Ayan na, asahan nyo na, sisipa yan pataas. Ba't na nga ba nag-hover lang siya? Below the RSI 70 area. So pag pumasok ng RSI 70 ulit yan, expect nyo na magkakaroon ng parabolic move. Paano yun? Tingnan nyo nangyari dito. Nagparabolic move siya. Tapos, nagpahinga yung price ng konti pero hindi masyado bumaba. Nag-hover lang sa ilalim ng RSI 70. Ito, tingnan nyo yung cursor ko na to. Tapos nung pumasok ulit siya dyan, ayan, kita nyo naman, sumipa yung presyo. Sumipa yung presyo. Pataas. So, possible ganyan ulit yung mangyari. So, ako guys, yung SLP na binili ko last time, binenta ko siya nung nasa, nandito pa, nasa 22.4, mga ganon. Nabili ko siya ng 23.2. Yung SLP, so binenta ko ng 24.4 something, ganon. Tapos nilipat ko sa Ethereum, ay sa ano, dito sa AXS. Ang bili ko sa AXS nga lang, 43.2. Ayan, lalagay natin. So, dinidisclose ko lang guys para alam nyo hindi ko kayo minimislead na tinatayaan ko yung mga bawat analysis natin, no. Ayan, nandyan banda yung ano ko, buying price ko. Pero, ang kamalian ko nun, saan ako namili dito sa araw na to? Kasi akala ko magtutuloy na siya pataas. Pero hindi, ayan o, muntik na siya mag-ari sa 70, anticipate ko guys. Pero hindi, nagkaroon pa ng isa pang araw na nag-down and I'm hoping na tataas siya para kumita tayo ng konti sa AXS. Pero, depende, pwede ko naman din gamitin pang breed yung AXS na yon. Ayan. So, ayan, kung may kita nyo, again, yung ano natin, lamang na lamang talaga yung minting kesa sa burning. Nasa 113 million yung minted. Yung burning natin 43 million which is mataas pero not enough. Ayan. So that's the sad story para sa economy ng Axie Infinity ngayon. And ayan, so ito guys, kwento na to, ah. If hindi kayo fan ng mga kwento-kwento ko, pwede na kayong ano dito tumigil sa pakikinig. Pero if gusto niyo yung kwento or gusto niyo yung mga parang commentary section natin. Ayan. Pwede kayo magstay. Ayan. So, dito pumapasok guys na hindi nyo dapat gawing end all be all itong NFT games na let's say kumikita ka sa Axie, kumikita ka sa kung ano mang NFT game na nilalaro mo. Hindi yun ang end all be all mo or hindi yun yung parang iaasa mo na dun lahat. So, napaka ganda pa rin na may contingency ka. Okay?
contingency or backup plan para sa layman, medyo layman approach natin ng ano no, ng pananalita. So dapat may backup plan ka or make sure na meron kang enough na ipon para ma-sustain yung mga gantong mababa yung presyo ng SLP or let's say biglang magloko yung server. So dapat meron kang backup plan. And mapakagandang backup plan, alam nyo ano, magkaroon kayo ng mas fixed income or magkaroon kayo ng isa pang ng ibang stream ng income. Okay, ang average millionaire daw, yun na, wow, millionaire na tayo guys ha. Ang average millionaire guys, at least 5-7 yung sources of income. And so, kung ikaw, ang source of income mo ngayon ay isa, nako medyo nasa ano ka, alanganing pwesto ng buhay mo. Kasi bakit guys, isang araw ka lang magkasakit, wala ka nang sasahurin. Diba? Well, let's say, ano ka, Axie player. And ayan lang yung inaasahan natin. And which is sadly, ito yung talaga yung karamihan ngayon dahil pandemic. So, I encourage pa rin everyone na maghanap ng iba pang source of income. Yung kinikita nyo sa Axie, guys, gamitin yung puhunan papunta sa ibang negosyo. Ayan, no? Huwag kayong maging complacent na ayan na si Axie. Kikita na ako ng 30,000 per month as a scholar. Huwag ganon. Huwag kayong huminto dun guys. Maging ano kayo. Maging mas maabilidad kayo. Gamitin nyo yan. Hindi para magpahinga. Gamitin nyo yung pera na kikitain nyo para magtayo pa ng panibagong ano, source of income. Pwede nyo gawin negosyo. Okay? Kasi guys, isang araw lang na mag-down yung server. 2 araw, 3 araw. Worse, paano pag isang linggo walang Axie? Diba? Nagkaroon ng DDoS attack. Eh, paano na? Diba? Yung mga responsibilities natin tulad ng electricity, tubig, pagkain, apektado na. Unlike pag meron kayong iba pang source of income, hindi kayo masyadong ano, hindi kayo masyadong magigipit. Okay? So, tandaan nyo guys, lagi kayong maghanap ng iba pang source of income. Huwag nyo iasa lahat sa isa. Ayan. So, tapos, isa pa. Advice na rin siguro para sa lahat. Make sure yung ibang source of income nyo, hindi kayo nire-require na kayo mismo yung gumawa. Ayan. So, passive income. Okay? Meron ba talagang passive income? Meron, guys. Pag i-delegate mo yung trabaho sa ibang tao. Okay? Ayan. Walang ano, isa pa tong misconception. Ganun ang passive income, guys. I-delegate mo sa iba yung trabaho, hindi yung magbibigay ka ng pera tapos wala kang gagawin, kikita ka. Walang ganun, guys. Walang ganun, doon tayo na scam. Na ayun tayo yung mga pangako na ano, basta magbigay ka lang ng pera, ako bahala sa iyo. Double your money in 7 days. Walang ganun, guys. Walang ganun. So, pwede mo lang makamit talaga yung passive income na sinasabi nila pag kaya mo nang i-multiply yung sarili mo sa ibang tao. Let's say, ayan. Katulad ng ginagawa ng mga managers sa Axie. Di ba? Yes, mas maliit ang kita nila pero hindi na sila yung pagod. Di ba? Wala na. Kahit nga di na maglaro yan. Let's say, 10 scholar mo, 20 scholar mo. Kahit di ka maglaro. Kahit di ka na magpagod. Kasi nga, na-multiply mo na yung sarili mo sa ibang tao. Napadami mo na. Pero yun, that will require capital syempre. So, ayun yung ano, mga advice natin ngayon. Kasi siguro napapanahon kasi na magbigay ako ng mga ganyang advice. Kasi nga, ayan, bumababa ang presyo. Baka mamaya meron kayong mga prior commitment na kinumpute nyo yung pera nyo sa 17 pesos na isa na SLP, di ba? Eh ngayon, paano pag naging 5? Oh, grabe na, hindi masyashort na kayo ng gusto. Ayan, so... Kaya huwag kayo titigil. Naalala ko. Ito nga pala. Okay. Kwento ko sa inyo yung sa dati kong trabaho. Alimutan ko na nga yung pangalan niya. Sayang. Driver namin siya sa ano. Driver namin siya sa trabaho. So, nagkukwento siya sa akin. Ayan. Nagkukwento siya sa akin. So, and then, isishare ko to kasi isa tong ano eh. Maganda yung kwento niya.
baka makarelate kayo. So sabi niya sa akin, tinanong ko kasi siya, kuya, magkano yun? Ano? Magkano kita mo sa kada biyahe mo papunta sa Lucena? Ganun. Lucena kasi yung, ano, yung site na hinahandle ko dati. So kinausap ko siya ganyan. Eh kasi ang from Alabang to Lucena, parang ganun. Sabi niya, 3,000 yata yung sinabi niya. Parang 4,000 kada biyahe. Eh kung araw-araw siya may biyahe, di may malaki kita niya. So sabi niya, yun nga problema ko sir eh. Sa dati kong trabaho, 18,000 per month lang ako. Siyempre gipit. Pero ngayon sir, ang laki ng kinikita ko, sabi niya. Ngayon, ang laki ng kinikita ko sir, pero gipit pa rin ako. Di sabi ko eh, ano ba nangyayari? Sabi niya eh, kasi kumuha ako ng motor. Tapos ganyan, tapos ganito, lumaki yung ano ko talaga, lumaki talaga sir yung gastos ko, paano magagawin ko? Sabi niya. Sabi ko, ganito, may pera ka ba dyan? Binudol eh, no? May pera ka ba dyan? Sabi niya, meron naman sir. So kunyari, bibigyan kita ng advice. Gusto ko gagawin mo na ngayon. Gagawin mo agad pag uwi mo sa bahay. Sabi kong ganyan. Sabi niya, sige sir, titry ko. Sabi ko, hindi. Ngayon pa lang gusto ko ng commitment mo na gagawin mo. Dapat bukas may execute mo. Okay, mamaya babalikan ko yan kung bakit gusto ko i-execute agad. Sabi niya, sige sir. Sabi ko, ganito. May mga tao ba sa bahay niyo na walang ginagawa? Sabi niya, meron sir, nandun yung mother-in-law ko, nandun asawa ko na nagtatahe, nandun din yung parang pinsan ko. Sabi ko, sige, ganito gawin mo. Meron ba kayong sa lugar niyo ba malapit sa main road? Malapit ba kayo sa mga school o kahit anumang malaking opisina, ganyan? Sabi niya, meron naman sir, may school malapit sa amin. Sabi ko, sige, ganito. Bukas maglabas ka ng lamesa sa may tapat ng bahay niyo. Magtinda ka ng ano, kahit anong kayang lutuin ng mga kapamilya mo na nasa bahay lang. So ano nila, ang ginawa nila, sumunod sila guys, sumunod. Barbecue, palitaw, parang ganun mga merienda. And ayun, so awa ng ano, ng may kapal, no? Na nag-boom yung business nila guys. Sabi niya sa akin, nagkita ulit kami. Binalikan niya ako. After two weeks, siya ulit yung naging driver. Kasi papalit-palit yung driver. After 2 weeks, so sabi ko, oh, ayun, naalala ko ng pangalan niya, Ricky. Ayan, shoutout sa'yo, Kuya Ricky. Sabi ko, Kuya Ricky, oh, anong balita dun saan mo? Sa tindahan mo. Ito sir, ayos sir, talagang ano, maraming salamat kasi hindi na ako nasa short. Lagi na akong may libre pabaon ko, sabi niya, kasi nag-ano na kami, nagtinda na kami ng lutong ulam, sabi ko. Ayos. Sabi ko, eh, Kuya Ricky, may challenge pa ako sa'yo, sabi kong ganyan. Pinamalanan talaga na, may challenge pa ako sa'yo. Meron pa bang ibang lugar sa inyo na malapit sa school o meron pa bang tambay sa inyo? Sabi ko sa kanya, sir, meron pa. Sabi ko, sige, yung pinsan mo na walang ginagawa dyan sa bahay, ipaglagayin mo rin ng lamesa dun sa ano, malapit dun sa kabilang school. Dun naman siya pumesto. Lulutuin niyo sa bahay niyo yung mga paninda, tapos magdadala siya dun sa kabila. So parang nagkaroon na siya ng ano, 2 pwesto na, and sinunod niya. And sinunod niya, dun ako natuwa talagang, tuwan-tuwa ako sa tao na yun kasi, nagtiwala siya, nasundin ako, di ba? So ano nangyari? Ayan, okay na, sobrang, ano, minsan, ang gagawin niya, dadala niya na ako ng ano, minsan dadala niya na ako ng merienda na tinda nila. Doon sa table ko, dadala niya na ako. Nagpapasalamat siya, sir, maraming salamat kasi ganyan. Hindi sa ano, hindi ko binubuhat sarili ko kasi nakakatuwa lang na na multiply niya yung sarili niya nang kahit ganun kasimple. Nag-start siya guys sa ano ha. 2,000 pesos doon sa unang pwesto niya. Nag-start siya doon. Ayan. So para may idea kayo kung gaano ka lupit 'yon. So sabi niya, ngayon sir, di na ako na siya short. Sabi niya, halos di ko na nagagalaw tong sahod ko. Ayan. Tinga, dun na eh. May pagkain na sila. May lutong ulam na sila. Dun na yung baon niya.
eh magda-drive lang naman siya pag nag-drive kami papuntang Lucena or somewhere south. Sagot ko naman pagkain niya. So wala talaga siyang ginagastos. Ayan. So natitira na yung sahod niya, nakakaipon na siya. And syempre nababayaran niya ng ano, regular lalo yung motor niya. Tapos ayun, okay, bakit ko sinabing i-execute? Kasi guys, pag meron kayong idea, ito tandaan nyo to, importante to, kaya dinulo natin tong kwentuhan na to. Pag meron kayong idea, execute nyo agad. Kasi natural tendency ng sarili nyo, ng utak nyo, utak natin, kumontra. Natural tendency yan, kukontrahin ka ng sarili mong utak. Andyan yung, kunyari, umaano ka, naliligo ka, sasabihin ko sana iba eh, naliligo ka na lang. Kunyari, naliligo ka, may naisip kang idea na, teka, parang malaki kita sa ganito ah. Parang gusto kong gawin ganito. Parang gusto kong magbenta ng t-shirt. Parang gusto kong magtinda ng ganyan. Gusto kong mag-buy and sell. Diba, sa unang ano, unang bugso ng idea na yon, sobrang dami mo naiisip, sobrang ganda ng plano sa utak mo. Pero pag palipasin mo yan guys, let's say, hindi mo gawan ng action kinabukasan o paglabas nyo ng banyo. Siyempre, bismo na kayo. Yung instant na naisip nyo yung idea na yun, hindi nyo in-execute, siya nabubulok yun. Unti-unti yan, kukontrahin ka. Let's say, sabi mo, buy and sell. Paano pag walang bumili? Saka, saan pala ako bibili ng mura? Diba? At saka, paano pala ako magbebenta? Paano ganyan? Paano ganito? So, wala na, nabubulok, binubulok na lang sarili yung ano, utak yung idea na supposedly kung ginawa nyo, baka kumikita na kayo. Ganyan. So, huwag kayong matakot mag-try. Kasi, pag nakinig kayo sa mga bulong-bulong sa utak nyo ng ano, mga limiting beliefs, yung tawag dyan, na mahirap magtindi, nakakahiya, ayoko pala ako mausap ng tao. Ayan, pag naumpisahan kayo ng mga ganyang ano, bulong, yung mga voices nyo sa utak nyo na negatibo, ayan, walang mangyayari. So, kung meron kayong idea, execute nyo agad. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Ayan, share ko rin. Nag-start ako dati ng ano, ng food business with 5,000. So, sobrang lumago yun. Pero, nag-fail din ako eventually. Pero, kumita ako ng ano, kumita kami ng malaki. Nag-boom siya, pero kumbaga, nabawi namin yung puhunan, kumita kami, pero bumagsak. So, ba't bumagsak? Ang nangyari sa amin, share ko na lang din, napagod ako. Napagod kami. Kasi bakit? Hindi kami nag-expand agad. Nung nakita namin na marami nang umu-order sa amin ng pagkain, dapat nag-hire na agad kami ng tao, kahit na wala pa kaming kinikita, nag-reinvest na kami ng pera agad na sa mga tao. Ayun, so ganoon naman, isa naman 'yun sa ano, mabagal yung pagkaka-expand namin hanggang napagod kami. Kasi minsan guys, may order na ospital, mga nurses, order sila ng pagkain alas 4 ng madaling araw. Ucha, makakain mo alas 4 ng madaling araw, iihaw-ihaw ka. Grabe 'yun. Tapos de-deliver mo pa dun sa ospital. Ayan, so nagano, fatigue naman yung kalaban, pero that's another story. Pero yun, pag may idea kayo na maganda na sa tingin nyo, pwede nyo gawin agad, execute nyo na. Huwag na kayo mag-ano, huwag na kayo mag-isip. Ayan, kalaban nyo yung utak nyo sa ganyan. Okay, so I think that's it guys. So, dami na naman natin na pagkwentuhan. Gusto ko talaga magkwento guys, madaldal ako. Anuhan nyo na lang, pagpasensyahan nyo na lang. Pwede naman kayong ano, matulog. So, ayun guys, maraming salamat. And if di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And ayan, see you on the next video.